Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating na sa bansa ang bagong acquired Super Tucano A-29B aircraft ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Lumapag sa Major Danilo Atienza Air Base sa Sangley Point, Cavite City at sinalubong ng ceremonial champagne pouring ang limang Super Tucano aircraft na bahagi ng AFP Modernization Program. Ang nasabing aircraft ay isang close support aircraft na magagamit sa counterinsurgency at close air support na dagdag sa air assets ng Philippine Air Force. Ang mga eroplano ay binili sa Brazil sa halagang aabot sa 4.97 billion pesos. Pinasimulan ng Armed Forces of the Philippines ang AFP Joint Exercise o Ajex Dagit Pa sa headquarters nito sa Visayas Command sa Cebu City. Ang Dagit Pa na nangangahulugang dagat, langit, lupa ay taunang unilateral exercise na naglalayong hasain ng Joint Interoperability Operations sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. ang pagsisimula ng seremonya kasama sina Major General Robert Daus, Commander of Visayas Command at Commodore Reginald Rapanan, Deputy Commander ng AFP Education Training and Doctrine Command. Ang naturang balikatan ang magbibigkis sa Army, Air Force at Marine at maging sa Special Operation Forces kabilang ang Reserve Force na magpapalawak sa kakayahan at kapasidad ng mga lingkod ng batas. Sa pagpapalawak ng alert level system sa ibang lugar sa bansa, iginiit ng palasyo na ang lahat ng lugar na kasama sa pilot run ng alert level system ay nabigyan ng konsultasyon ng IATF. Sa press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang lahat ng rehiyon at mga probinsya ay kasali sa bagong alert level restrictions. Ito'y dahil sa panawagan ng League of Governors of the Philippines na kailangang pag-aralan muna ng mga provincial LGUs ang naturang alert level system. Pinaiiral na rin sa iba't ibang probinsya at rehiyon ang bagong alert level system na ipinatutupad sa National Capital Region. Sa kabila ng pangamba sa Delta variant ng COVID-19 at babala ng otoridad sa mga super spreader event, tila hindi ito alintana ng mga tao. Sa Divisoria, nakalimitang dinadagsa ng mga tao sa tuwing sumasapit ang bear months, mistulang balik normal na ang pagkapal ng mga mamimili. Sa video na kuha ng Kidlat News Channel, makikita ang dami ng tao na karaniwang bumubungad sa lugar noong panahon na walang pandemya. Bagamat may mga pulis at mga marshal na nagbabantay, tuloy ang buhos ng mga tao. Dagsa na rin kasi ang mga samot-saring paninda para sa paparating na undas at maging sa paparating na kapaskuhan. At gaya ng inaasahan, kapansin-pansin na rin ang pagsisikip sa daloy ng trapiko. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. The revolutionist's mind runs in their blood. To the PNP roster unnoticed. PO2 Danilo Colima, now Katedong. A well-trained bomber of the New People's Army becomes one of the most wanted after leading a series of attacks that terrorized the city of Borongan. Hindi katanggap-tanggap na mag-iimpay ng isang police. Kasi may nakapasok talaga siya. May programa silang i-infiltrate sa hanay ng kasundaluan at pulisan. Portrayed by internationally acclaimed actor Moni Confiado. Patayangan ako! Witness how Katedong deceived his colleagues of his true motives in Cesar Soriano's suspense drama documentary film Pagtantanan hanggat may buhay! Espia. This October 23, Saturday, 5 to 6 p.m. over Magandang Gabi Pilipinas in PTV4 and live streamed at Great Czar Media YouTube channel. Sa nag-uumapaw na yamang taglay ng siyudad ng Borongan, sinong mag-aakala na magiging lapitin ito ng samot-saring problema? There are so many problems really ahead of us na kailangan naming solve. At mula sa madidilim na yugto, paano na pagtibay ang loob ng mga lahing kilala sa pagiging matapang? Everything is through prayer. Isa yon sa nakikita ko na isang threats kung bakit kami nagiging resilient.
yung faith namin sa Panginoon. Kasama ang veteran journalist na si Cesar Soriano, tunghayan ang pambihirang transformasyon ng lungsod ng Burongan. Mula sa pagiging tagpuan ng engkwentro at kalamidad, patungo sa pagiging sentro ng turismo, ekonomiya at agrikultura sa Eastern Samar. Isang maliwanag na bukas na kaya ang naghihintay para sa mga waray sa Hangganan ng Unos. Issue 101. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.